Pangalan ng higit sa 200 barangay officials na sangkot sa illegal drugs, ilalabas na ng PDEA. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Nakahanda na ang Philippine Drug Enforcement Agency na ilabas ngayong Linggo ang pangalan ng nasa 211 barangay official na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Sa press conference, sinabi ni PDEA Director General Aaron Aquino na mismo ang Malacanang na ang nagutos sa kanya na ilabas ang naturang mga pangalan. Mula raw ito sa 293 na pangalan na pasok sa orihinal na narco list ni Pangulong Duterte kung saan 41 na ang naaresto habang marami na rin ang namatay. Ilalabas daw ang pangalan ng mga opisyal base kung saang rehiyon sila naroon at kung gaano kalalim ang involvement nila sa droga, kung sila ba ay drug lord, pusher o protector. Nais daw ng Malacanang na ilabas ang naturang mga pangalan para magsilbing basihan ng mga botante kung sino ang dapat at hindi nila dapat iboto ngayong nalalapit na barangay elections. Nilinaw naman ni Aquino na walang halong politika at wala silang sinisino sa paglalabas ng pangalan. Dumaan na raw kasi ito sa masusing validation process ng 4 ng gobyerno, kabilang na ang AFP, PNP, PDEA at National Intelligence Coordinating Agency. Ayon kay Aquino, ang mga barangay official na sangkot sa kalakalan ng droga ay nagiging sagabal sa kanilang misyon na linisin ang mga barangay mula sa illegal na droga. Katunayan, nasa 2,000 barangay daw na una nang na-cleared ang muli na namang bumalik sa dati dahil sa kawalan ng aksyon ng mga barangay official. Para sa Eagle News, Mark Gabriel, I am 1 with 25.